Edgardo Mali, o kilala sa tawag na Chokes TV, mula Coronadal, South Cotabato, isang sikat na game streamer at content creator. Meron siyang 5.1 million followers sa Facebook at 3.5 million subscribers naman sa YouTube. Sa pagsikat ng mga mobile games sa Pilipinas, isa na rito ang namamayagpag ay ang larong Mobile Legends. Pagdami ng game streamers dahil na rin sa mga makabagong teknolohiya na pwedeng i-live at napapanood sa mga social media habang naglalaro ito. Marami ang nagkaroon ng pangalan at nagkaroon ng maraming tagahanga dahil sa galing nila sa paglalaro sa Mobile Legends, at isa na nga rito ay si Edgardo Mali, o kilala nga sa tawag na Chokes TV. Sa pag-stream niya sa Mobile Legends sa Facebook at pag-upload ng video sa YouTube, marami ang naging tagahanga niya, hindi lang sa galing kundi na rin sa nakakaaliw nitong paglalaro dahil sa pag-iba ng kanyang mga boses at paggamit niya sa mga video ng sikat na komedyante na gaya ni Nababalu at Dolphy. Subalit, hindi lang sa galing niya sa paglalaro maraming humanga kay Edgardo Mali, kundi na rin sa busilak niyang puso at ginamit ang kanyang pag-stream sa Facebook para makalikom ng pera para maitulong sa mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan dahil sa lindol doon, at tinawag nga niya itong Star for a Cause. Nakalikom siya ng 680,970 stars na katumbas na 295,055 pesos, at ito nga ang kanyang tinulong sa makababayan nating naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa video na ito, ating alamin kung magkano nga ba ang estimated na sweldo o salary niya sa YouTube mula May 2019 hanggang May 2020. Sa tulong ng website na Social Blade ay aming kinuha ang datos ng kanyang monthly views, at ginamit din namin ang formula ng Social Blade para sa pagkuha ng mga estimated salary ng mga YouTuber. Para sa lowest estimate o pinakamababang pwede niyang kitain, ito ang aming formula: monthly views multiply by 1250 pesos CPM divided by 1,000. At para naman sa highest estimate o pinakamataas na pwede niyang kitain, ay ito ang aming naging formula: monthly views multiply by 200 pesos CPM divided by 1,000. At gumamit kami ng chart race para ipakita ang kanyang lowest at highest estimated salary. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, please click the subscribe button at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming video. Panoorin nating mabuti hanggang sa huli. Noong May 2019, ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 14 pesos lamang, at ang pinakamataas ay 234 pesos. Subalit noong June 2019, ay tumaas ito ng marami, nang pinakamababa niyang pwedeng kitain ay 99,488, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay 1,591,000 mahigit. July 2019, ang pinakamababang pwede niyang kitain ay nasa 180,000 mahigit, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay 2.9 million. Noong August 2019 naman, ay tumaas ulit na ang pwede niyang pinakamababang pwede niyang kitain ay nasa 253,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay 4 million. September 2019 ay tumaas na naman ito na ang pinakamababang pwede niyang kitain ay nasa 399,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay nasa 6.3 million. Noong October 2019 ay tumaas ulit ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 461,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay 7.3 million pesos. Noong November 2019 ay bumaba konti ito na ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 429,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay nasa 6.8 million pesos. Noong December 2019 naman ay bumaba ulit ito na ang pinakamababang pwede niyang kitain ay nasa 387,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay nasa 6 million pesos. Noong January 2020 ay tumaas konti ito na ang pwede niyang kitain ay 392,000, at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay 6.2 million pesos. Noong February 2020 ay tumaas na ito ulit, at ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 427,000, at ang pinakamataas naman ay 6.8 million pesos.
Noong March 2020 ay tumaas na naman ito at ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 448,000 at ang pinakamataas na pwede naman niyang kitain ay nasa 7 million pesos na. Noong April 2020 ay tumaas na ulit ito at ang pinakamababang pwede niyang kitain ay 567,000 at ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay nasa 9 million pesos na ito. Noong May 2020, ito yung pinakamataas na pwede niyang kinita, na ang pinakamababang posibleng pwede niyang kitain ay nasa 652,000, subalit ang pinakamataas na pwede niyang kitain ay nasa 10.4 million pesos ito. At ang kabuuan ng pinakamababang pwede niyang kitain sa isang taon ay 4,702,086 pesos. At kung kukunin natin ang average nito, ay meron siyang pwedeng kitain kada buwan na 361,699 pesos. At ang kabuuan naman ng posibleng pinakamataas na pwede niyang kitain ay 75,233,391 pesos. At kung kukunin natin ulit ang average nito monthly, ay pinakamataas na pwede niyang kitain kada buwan ay 5,787,183 pesos. Para sa disclaimer, ang lahat ng datos sa video na ito ay mula sa website na Social Blade at estimated lamang ang mga salary na aming pinakita. Pwedeng mas mababa o mas malaki ang totoong kinikita nila mula rito. Depende sa views at uri ng ads na makikita sa kanilang video. Hanggang dyan ang ating video. Kung meron kayong paboritong YouTuber na gusto nyong i-feature namin sa ganitong content, ay comment down below at ipi-feature namin sila sa susunod naming mga video. Maraming salamat po at God bless us all.